Dito nga, wala ka namang kasalanan eh. Gigipitin ka eh. Di ba? O, gagawang ka ng istorya. Diyan, lalayo pa ba kayo? Pumunta ka lang sa mga airport natin eh. Yun ang ginagawa ng mga karamihang mga tauhan ng gobyerno eh. O, katulad ng ginagawa ng pulis, yung bigyan ka ng problema, ha? Guluhin ang buhay mo para mapilitang ka sumuka ng pera. Bigyan ka ng problema. Yun lamang katarantaduhan ng mga Coast Guard dyan, mga kaibigan, papapasukin ka. Hindi ba nila naiisip na itong mga umuuwi nating kababayan, napakahaba ng biyahe niyan. Kami, halos 24 oras kang gising. Ha? At 20, siguro 20 oras doon ay ginugol mo sa pagbubuhat mo ng mga bagahe mo. Di ba? Dahil kailangan mag-stop over ang eroplano. Hindi naman pwede ng straight yan. Direct ang flight, di ba? Kaya merong mga kwan yan, mga stop over yan para makapagkarga ng gasolina at yung mga tao ay makapag inat-inat dahil nakakangawit, di ba? Yung kung ilang oras kang nakaupo, ha? Oh, mga kaibigan, halos 24 oras kang gising at nagbubuhat ng mga bagahe mo. O isipin mo yan. Pagkatapos piperwisyuhin ka pag uwi mo rito, yung gustong-gusto mo nang makauwi dahil para ikaw ay makapagpahinga. Hindi ba? Dahil sa hirap ng biyahe, mga kaibigan. Masarap bumiyahe. Yung papunta ka, paalis ka. Kung taga rito ka sa atin at ang pakay ng pagalis mo eh, mamamasyal ka lang, hindi ka naman mamamalagi ron. Ang sarap nun, di ba? Ng pakiramdam mo. Paalis. Yung pabalik, yun ang, ika nga, mabigat na yung katawan mo eh. Pagpabalik ka na eh, di ba? Sapagkat alam mo na kung gaano katagal yung iyong magiging biyahe. Di ba? O, pagkatapos ganun ang gagawin sa iyo, wala naman palang katuturan. Hahanapin lamang kung nasan ang kumikopya ka kung ikaw ay nakapag-register. Eh, gago pala kayo eh. Lahat ng aeroplano, may manifesto yan eh. Hindi ba? Eh, hindi mo alam kung anong papilang gustong papilan itong mga hindoropot na Coast Guard dyan sa airport, sa arrival area, mga kaibigan. Eh, kaya nila ginagawa yan para yung iba mapilitang maglabas ng pera. Hindi ba? Mag-aabot na lang dahil ayaw na nilang maabala pa sila. Oh, bakit ginagawa nila yan? Ano ba kapangyarihan ng mga yan? Anong authority? Kaninong authority kumuha? Sa IATF? IATF na wala ring mandato, kundi bunganga lang ang lumikha dyan sa IATF na yan. Itong mga hinayupak na ito, itong lalo na ito nakaraang administrasyon, ano po, walang ginawa ito kundi pag-isipan kung papanong pahihirapan ng tao at makukuwartahan ang taong bayan. Ewan natin kung gustong ipagpatuloy yan itong nakaupo ngayon, ha, na hindi maipaliwanag kung papano nanalo, mga kaibigan. Hindi maipaliwanag saan nila kinuha yung 31 million, ha? Ngayon, yan ang sinasabi natin eh. Ha? Merong isang nakausap tayo sa Switzerland. Kasi nga meron na tayong consulate doon eh. Nagpunta kami roon eh. Ginawa kaming basketball doon eh. Mga kaibigan eh. Pinuntahan natin yung consular division nila roon. Ako, walang ginagawa. Mga kaibigan. Eh sabi ko, itatanong ko lang sana, ano ba requirement ninyo sa pagpaparinyo ng mga passport? Ba, eh, hindi ho namin maaaring sagutin eh. Nagtanong pa eh. Hindi ho namin maaaring sagutin eh. Kung magpapa-renew ho ng passport, pwede nyo hong puntahan yung aming website para doon nyo malaman ang requirement. Eh, nandun ako eh. Di ba? Nandun ako. Nagtatanong lang ako ng masama ho ba yun? Eh, government office yan eh. Mga kaibigan eh. O, at saka yan, bakit natin itinanong yan? Sapagkat, karaniwan na po na reklamo ng ating mga kababayan na hindi sila inaasikaso.
panloloko yung kanilang online schedule, yung scheduling nila, appointment, ha? Para ka makapagpa-renew. Laging dalawang buwan na puno na sila. Ha? Dalawang buwan in advance. Halimbawa, ngayon ka magpapa-online. Ano ba ngayon? July. Puno na yung hanggang September. So, after September ka pa, makakakuha kung makakachamba ka. Eh, nung nagpunta kami, isa lang pamilya yung nandun, tatlo. Tatlong tao, isang baby, tsaka yung kanyang nanay at tatay. Mga kaibigan, isipin ninyo, ha? Yun lang ang naka-appointment. Bakit puno ang appointment, di ba? Mga kaibigan, madalit sabi, lahat halos ng tanggapan ng gobyerno, hindi lang itong National Center for Mental Health, kundi marami na tayong inutil na tanggapan na dapat ay nire-recall na lahat, pinababalik na lahat dito sa Pilipinas. Ultimo yung ambassador dun sa Switzerland, may kaso yun eh. Ha? Mga kaibigan eh, nakakahiya ang kaso nun. Mukhang sexual abuse eh. Lalaki yung si T. Hanky. Madalas ini-interview yun, di ba? Yun pala, mga kaibigan eh. May kaso ito. Nilalapastangan niya rin kapwa niya lalaki. Si Kaper si Lapid, umabanat. Lapid Fire! Mantakin ninyo yan. Wala nang silbi. Kaya meron pang nakapagsabi sa atin, may aasikasuhin ka pala rito, lalakarin. Pumunta ka rin sa agency. Private agency ito, ha. Parang kaya nila pinipilit yan na pahirapin ang proseso para sa mga kababayan natin Pilipino. Kaya nga sila nilagay doon, di ba? Para mag-attend sa kapakanan, pangangailangan ng mga kababayan nating nasa iba't ibang bansa. Lahat halos ng nasa foreign service, mga kaibigan, sa foreign mission, tawagin. Wala nang ginagawa. Pare-pareho yan, uniform yan. Sinasadya nila na wag nang serbisyuhan ang ating mga kababayan kahit na sila ay ipinadala ron, itinalaga ron para asikasuhin yung ating mga kababayan. Sinasadya na nila na gampanan ang kanilang tungkulin. Para saan? Mukhang nakadisenyo na i-outsource din ang pagsiservisyo. Dahil kung matatandaan ninyo, dito sa panahon ni Digong nyo, hindi ba nabulgar yung gustong i-outsource dati ni Juan Dateo, yung kapatid ng mga tulpo, yung pong issuance ng visa para sa mga Inchik. Hindi ba? Sa mga mainland Chinese, mga kaibigan. Ang laki ng kikitain eh. Bagay, yung ibang embassy nag-outsource na. Pero walang ganyang red tape, mga kaibigan. At kung merong ganyan na i-outsource mo yan, hindi ba dapat pinag-aaralan na ng gobyerno na i-withdraw na rin, i-recall na rin yung ating mga overstaff, ha, na tanggapan sa foreign mission. Tandaan ninyo, yung Department of Migrant Workers na yan, ihanda na ninyo, bulsa ninyo, kayong mga nasa abroad na mga Pilipino, lalo-lalo na kayong mga OFW. Dahil siguradong magkakaroon ng panibagong karagdagang sisingilin sa inyo. Yan ang itaga ninyo sa bato. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,